Isang malungkot na balita ang bumulaga sa mundo ng basketball sa Pilipinas nitong Martes, March 21. Ito'y matapos i-anunsyo ng sikat na point guard ng Barangay Ginebra na si L.A. Tenorio ang pagkakaroon niya ng malubhang sakit. Ang buong detalye ng pakikipaglaban ni L.A., alamin natin. Kilala si L.A. Tenorio sa mundo ng PBA sa bansag na Iron Man dahil sa kanyang tibay at galing sa paglalaro ng basketball. Matatanda ang unang nakilala ang nag-iisang L.A. Tenorio sa mundo ng basketball matapos ang kanyang successful basketball career sa koponan ng Ateneo de Manila University sa UAAP bago siya pumasok sa PBA noong 2006. Sa kanyang 17 taon sa basketball, nanalo siya ng 8 PBA championships, 4 na Finals MVP awards, at Best Player of the Conference honors noong 2013 PBA Commissioner's Cup. Sa kasalukuyan, si LA ang may hawak ng pinakamahabang sunod-sunod na laro sa kasaysayan ng PBA na umabot ng 744 games. Itinuturing din si LA bilang pinakamagaling na point guard sa kasaysayan ng PBA. Sa kanyang husay, liksi, at tibay sa loob at labas ng court, kaya naman isa siya sa nangungunang basketball player sa bansa. Hanggang nitong March 1 lamang, nalungkot ang marami niyang fans matapos hindi na nakapaglaro si LA sa laban nila sa Meralco Bolts dahil sa abdominal injury na nakuha niya sa 2023 PBA Commissioner's Cup na ginanap kamakailan lamang. Ngunit bukod sa iniindang injury, may mas malalim pa palang dahilan kung bakit tumigil na sa paglalaro at pag-eensayo si LA. Kahapon March 21, inamin nga ng 38-year-old PBA star sa pamamagitan ng isang official statement na inalabas sa website ng PBA na na-diagnose siya na mayroong stage 3 colon cancer. Ito umano ang dahilan kung bakit kinailangan niya magpahinga sa kanyang successful at mahabang career sa basketball para tutukan ang kanyang treatment at pagpapagaling. Sa umpisa ng kanyang statement, taus-pusong humingi ng paumanhin si LA sa kanyang teammates, coaches sa PBA at sa kanyang fans, media at kanyang mga kaibigan dahil sa pagiging absent niya sa PBA. Ayon pa kay LA, humihingi siya ng paumanhin sa lahat dahil ginamit umano niyang dahilan ang kanyang minor injury na nakuha niya sa finals ng Commissioner's Cup. Kasunod nito ay sinabi ni LA na kaya niya piniling aminin na ang totoong kalagayan ng kanyang kalusugan para raw maiwasan ng chismis, peking balita at maling interpretasyon tungkol dito. At sa uri naman daw ng kanyang profession na nakatali sa health at entertainment, alam niyang mahirap itago ang tunay na dahilan ng kanyang pagkawala sa PBA. Ani LA, I would like to issue a statement about my health status by firstly apologizing to my teammates, some coaches, the PBA, the fans, the media, and even some friends. As most of you are aware, I have been nursing a minor injury. Since the finals last January, I used that as the reason for my sudden absence. My sincerest apologies to all. With my profession in sports tied in health and entertainment, it will be very difficult to keep the real reason a secret any longer, and will only lead to unnecessary gossips, fake news, and misinterpretations. Hanggang ibinunyag na nga ni LA na mayroon siyang stage 3 colon cancer. Ayon pa kay LA, katatapos lamang niyang sumailalim sa operasyon at sa mga susunod na buwan ay sasabak na naman daw siya sa treatment para sa kanyang karamdaman. Ani LA, I was recently diagnosed with stage 3 colon cancer. The initial testing 3 weeks ago led me to instantly miss practices and games. I have completed my surgery last week and will soon undergo treatment for the next few months. I have given not only 17 full years to the PBA, but have dedicated my whole life to basketball. I have committed my body and health for the love of the game. It has been my passion and love. Sadly, there are things beyond one's control. Samantala, sa kabila ng kanyang karamdaman, iginiit ni LA na hindi pa siya magre-retiro sa larangan ng basketball. At sa kanyang paniniwala raw sa Diyos at sa tulong ng pinakamahuhusay na doktor sa Pilipinas at Singapore, naniniwala si LA na maaari pa siyang maging mas malakas pa at makabalik sa paglalaro ng basketball. Ani LA, but with my faith, I am lifting everything to God now and I believe there is a higher purpose as I go through this part of my life. I am not yet retiring from the game I love.
and with the help of the best doctors in Philippines and Singapore, I believe I can touch a basketball once more and return stronger. Nagpasalamat naman si LA sa lahat ng mga tumulong sa kanya sa pakikipaglaban niya sa kanyang karamdaman. Una na rito ang pamilya niya sa San Miguel. Anya, I would like to take this opportunity to thank the people who have been helping me in this journey. I am truly blessed to be part of the San Miguel family. Boss RSA's undying support and sincere care has been truly a godsend. Boss Al Francis Chua, my family and I appreciate you. Thank you for everything. Kasunod nito, pinasalamatan din ni LA ang lahat na nagpadala ng mensahe ng suporta at dasal para sa kanyang pagaling. Gayunpaman, nanawagan si LA ng privacy para sa kanyang pamilya, lalong-lalo na para sa kanyang mga anak, habang hinaharap nila ang matinding pagsubok na ito sa kanilang buhay. Sa huli, nangako si LA na babalik siya sa lalong madaling panahon. Anya, lastly, to all, as much as I greatly appreciate everyone's well wishes and messages of support and prayers for my children's well-being in this social media and internet era, I am humbly asking everyone's respect for my family to go through this journey privately and discreetly as much as possible. Together with my family and loved ones, you are all my strength, inspiration, and what drives me to be the best person I can ever be, physically, mentally, and spiritually. I will see everyone very, very soon. Thank you and God bless. Samantala, bumuhos ang mensahe ng mga kasamahan ni LA sa PBA at dasal nila ang kanyang pagaling. Kabilang sa nagpahayag ng kanyang suporta at dasal kay LA ay si retired PBA player Mark Pingris. Ani Mark, dasal lang tol, kaya yan. Ikaw pa, ang lakas mo na tao. Kaya ka nga hashtag Iron Man eh. Dito lang kami tol, madaming nagmamahal sa iyo at nagdadasal. Pagaling at palakas ka, LA Tenorio. See you soon sa laro ng PBA. Hashtag NSD, hashtag Ironman, hashtag LA Tenorio. Mensahe naman ng isa sa mga naging kalaban ni LA sa court na si San Miguel player Chris Ross. Praying for you, brother. I know you got this. You're a warrior, bro. We're all in your corner. At LA Tenorio. Sad naman ni Matt Ganuelas Rosser. Prayers up for LA Tenorio and your family. You're the Ironman for a reason. Nagbigay din ng mensahe ang dating PBA star na si Jimmy Alapag kay LA. Anya, praying for you, my brother. Habang ang dating PBA player at ngayon ay NCAA coach na si Chris Chu ay inaming nabigla at labis siyang nalungkot sa anunsyo ni LA. Ani Chris, that was really shocking news and painful to hear. Get well soon, brother LA. Rooting for you. Prayers.